ba kayo? Pinapaintay pa ninyo ako. Eh, sisiguro lang ako. Baka may nakasunod sa inyo. Tama yan. Silangin. Nikki, di ba sinabi ko sa'yo matulog ka na at gabing-gabi na? Patayin ko po yung itay ko eh. Di ba gusto mo? Patayin ko yung TV o paluin kita? Papatayin ko na po. Ricky, tatay mo. Wow, galing, Jepro! Oh, ba't gising pa ito? Ba't hindi ka pa natutulog, ha? Kanina-kanina pa yung nag-aantay sa'yo eh. Muntik pa nga kami magkapala ng bata ngayon eh. Itay, sana huwag nyo na po tanggalin yung wig na yan. Bagay po sa inyo. Bagay sa akin to, itong mahabang buhok na ito? Opo. Linoloko mo naman ako eh. O, ito, tabi mo. Itay, bagay po sa akin. Oo, oh, bagay sa'yo. Sige, matulog ka na. Kumain ka na ba? Oo. Kumusta naman ang naging lakad mo? Alam mo, Mi, pahirap na naman pahirap ang paghuli ng drugs eh. Kaya hindi kami maaari magpabaya kahit sa saglit lamang. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Oo, please. Kaya kung meron kami pinagsuspetsahan, kinakailangan lagi kami nakabuntot. Alam mo, Mi, kawawa ang mga bata. Ang umpisa na kanilang pagkasugapa ay ang paghitit ng marijuana. Pagkatapos, unti-unti silang makakalimot sa kanilang responsibilidad. Wala na silang inaatupag kundi pagbabarkada at paghihitit. Ngayon, darating ang panahon. Nang marijuana yan ay wala ng visa, hindi natatalab sa kanila. Kaya maghahanap sila iba-ibang klaseng gamot nang mahinto ang kanilang paghihirap. Alam mo, Mi, kapag ang isang tao ay nalulung na sa bisyo niyan. Abay, hindi mo na maiisip kung ano nilalaman utak niya. Kung minsan makikita mo yan sa isang sulok, walang kakibu-kibo. Kung minsan naman gagawa ng pinakamasama at pinakamahalin na krimen, o kaya magpapakamatay ng walang dahilan. Ang hindi ko maintindihan dyan, Mi, ang mga magulang. Alam nila mga anak nila may bisyo. O ba't hindi nila paalam sa may kapangyarihan? Mayroon naman mga lugar dyan ng pamahalaan na para tulungan yung mga kapuspalad na yan. Ngayon, kung malala na at saka nadadalin. Abay, kahit na yung pinakadalubasong doktor, wala na magagawa. Sinsisi nila. Salamat ho. Ah!
morning, Mr. Pierre. Good morning. How are you? How are you? Oh, compadre. Ito, how are you? Good morning. I'm glad you made it. Hello. Good morning. Good morning. Be seated, gentlemen. The agenda, please, Mr. Garcia. Thank you. Gentlemen, first on our agenda is a very important matter. Ito ay may kinalaman sa isang adjustment doon sa ating sugar concession sa Davao. I just received notice na nagkaroon ng konting change sa Amerika tungkol sa kanilang pag-import ng ating sugar. This means an adjustment in our prices, both in America and locally. I called you over, gentlemen, because I feel we have to make a decision on the matter. Gentlemen, this is only a few minutes, huh? Excuse me. Excuse me. Hi, Kuya. Oh, tagal na tayo hindi nagkikita. Kumusta ka? Ayos lang. Eh, magre-report sana ako siyo eh. Hindi ko naman alam na busy-busy ka eh. Walang kwenta yan. Ang mahirap eh. Baka makawala ka na naman eh. Halika, maupo ka. Halika, halika. Oh, sit down. Oh. Mukhang hindi pa nagbabago ang pagbibihis natin ah. Ha? Uso kasi ito, Kuya eh. Pag. Sa bagay, bata ka pa nga. Pero iniisip ko yung mga ternong binigay ko sa iyo eh. Hindi mo nasusuot eh. Mga imported pa naman lahat yun. Eh, Kuya. Sinusuot ko yun. Kaya lang, pag sinusuot ko yun, may special occasion. Alam mo naman, basta't bigay mo. Mahal ko. Maiba nga pala ako, George. Kumusta ba yung supply natin? Ayos lang. Ayos lang, Kuya. Maski naman tumataas ang supply nila eh. Tumataas naman ang bayad sa atin. No problem. As long as the demand is good, can we go against the law of supply and demand? No, they cannot. Pero isang palaala lang, ha? Walang kwenta ang kwarta kung tayo matidiskrasya. Huwag mo akong alalanin doon, Kuya. Alam mo naman ako eh, pagka yung alanganin, lumalayo na ako. Sige, Kuya, split ako. Eh bakit? Sandali lang, sabay na tayo mag-lunch. Sandali lang to, tatapusin ko na. Hindi pwede, Kuya. May date ako ngayon eh. Pagbigyan mo ako. Bukas na lang. Ba't din pa ngayon? Hindi po pwede. Ito lang ang pagkakataon ko eh. Ito, matagal ko ng target itong chicks na ito eh. Ha? Bukas? Ah, saan ko yan ha? Shoot! Okay, Kuya. Well, gentlemen, I'm sorry again. Siguro, kilal niyo na yung kapatid ko si George. Eh, kahit isa-isa kong kapatid yan. Kaya mahal-mahal sa akin at ako na lang tumitingin sa kanya. That's all right, Mr. Kier. Naintindihan na lang. Thank you very much. Gentlemen, shall we proceed? Sure. Kanina ko pa ba? Natraso ko eh. Okay lang, boss. Andiyan na ba? Oo. Oh. Pero okay pa ang bayar mo? 300,000 halaga nito. Boss, okay to. Surety to. Nagdi-delivery to sa Subic.
Kano ito? Ang pera. Wala pa. Ang gusto ng bayad ko, kaliwaan. Tulad ng dati, pag nakadeal na ako, ibibigay ko sa iyo ang pera. Tiwala ako sa'yo. Pero huwag kang papaltos. Never happens, bossing. Never happens. Kuyat lang ako sa gabi, kaya madali akong napagod. Pero bukas, mapapagod ka sa kakasunod sa akin. Kaya ko ikutin nyo kahit 10 beses. Kaya mo ikutin nyo kahit 10 beses? Oo. Ricky, tigilan mo nga lang talabangan mo. Kumain ka na at baka tanghalin pa yung tatay mo. Tina po, Mami. Tita mo, napagalit ang katuloy ang kumain. Ano na lang? Tita, sasaya niya po ang mabundo ko na. Hindi na muna. Siyadong mainit. Eh, ano po susunod niya? Mami, pag-bihis ko, makikita mo kung ano suot ko. Mami, ano na makikita mo? Oh, ikaw naman, kwento ka ng kwento dyan sa anak mo. Bago pag nahuli ka, ako naman ang aapurahin mo. Nakikita mo na. Patituloy ako natagalitan. Kumain ka na lang. So long. Business, man. You got the stuff? Yeah, I got it. It's my man outside. Sa mahal ko. Kinalang ang pagkahuli ko ng gamot kay Cortez at sa merkado, may 200,000 piso na. Pero itong pagkahuli kay Cortez, para silang napilayan. Wala rin kwenta, Major. Dahil sa may pakulong natin sila matagal, madali siyang mapalitan ng distributor. Bagay, maraming pusher dyan. Ang masama pa nito,
Mas kinalong dikdik ang gawin mo, ayaw siya magsalta. Ganyan talaga, sir. Akala niya siguro hindi siya pababayaan ng distributor. O maaari namang takot. Meron ka bang lipid kung sino ang kapitalista? May nakuha akong impormasyon. Magandang pagkakataon yung kailangan natin, sir. Basta kailangan mo, ano man yun, sabihin mo lang sa akin. Meron kang full backing sa akin at para naman mabawasan ng konti sa kitagulo natin. Thank you, sir. Ingat lang, Ben, ha? Thank you.
Mahulog ako! Mahulog ako! Mahulog ako! Oh, hawakan mo ko! Ikaw! Hawakan mo ko! Sa akin. Hindi mangyayari ang ganito. Eduardo. Magsisisihan mo ang ginawa. Sama-samahin mo man ang iyong buong pamilya. Hindi kayang tumbasan ang buhay ng aking kapatid. Ano man ang mangyari, hindi kita titigilan, Mediavillo. Gomez, meron ako ipagkakuha sa iyo. Isang masela na bagay. Tanungan niyo po, Mr. Sierra. Ano man ang papuutos niyo? Susunod ako. Napakalungkot nitong mga huling araw nito para sa akin. Siguro alam mo na si George ang kaisa-isa kong kapatid. Alay ko, hindi ko na matututunan pang mabuhay nang hindi siya nakikita. Naiintindihan ko ang inyong kalandaran na, Mr. Chera. Talagang masakit ang mawala ng isang kapatid. Doon tayo sa loob mag-usap. Ito mukha na Mediavillo kapag hindi nakaparat kayo. Kailangan mamatay na kami ito. Mr. Chera. Alam ko, iniisip mo. Mahirap pumatay ng pulis. Pero itong sasabihin ko sa'yo. Walang mahirap kung pagkakagastosan natin ang malaki. Nakahanda ako magbigay ng kalahating milyon sa kung sino mang papatay kay Mediavillo. Kalahating milyon? Oo! At kung sakaling mahuli ang pumatay, tayo na rin ang bahala sa pamilya niya. Piyansa kung kailangan ng piyansa at abogado! Sagot ko lahat. Ang importante lamang eh, huwag maalaman ni Numan
na ako ang nag-uutos. Opo, Mr. Tierra. Ako na ang bahala dyan. Kapag naikalat ko na ang bagay na yan, lahat ng mga mamatay tao, o pati ang mga pipitsugin na naghahangad ni Mama Kagat, ay mag-uuna ang patayin si Mediavillo. Sige. Gusto kong mangyari yan sa loob ng madaling panahon. Opo. Kaliyo, kalahating milyong piso. Napakalaking halaga na. Marami dyan, ha? Marami ang ibebentang kaluluwa na laki sa tanas. Sa mas mahabang halaga pa. Ang gusto ko lang malaman, kung sino ang nagpapautos na patayin si Mediavillo. Alam mo, nakakalaman natin kung sino yan. Doon tayo kikilos. Hindi tayo mauuna na iba. Ang sabi, pinapatay mo si Mediavillo, darating na lang siya 500,000 piso. Nakikipagal sa asawa kong basugan eh. Walang ginawa kong di matulog at maglasing. Tama yun, Mate. Pag napatay na lang asawa si Mediavillo, kayo na pinakamayaman dito sa lugar natin. Ano ba? Hindi ba kayo bubulot? Katagal-tagal yung bumulot eh. Totoo ba ka nating bilhin yun? Oo. Ano ba? Sa laking halaga na yan, kung kailangan dibdib kong pamaray ng tao, ako na totoo sa pulis na yan eh. Huwag ka na mangarap ng 500,000 piso. Bubuhot ka pa, hindi. Ito na. Akurado na itong matandang ko eh. Pare, huwag niyong biruin ang lahat ng milyon. Ang isipin niyo, sitting pretty pamilya ko. Boy, hindi pangkardiwan tayong papatayin mo. Pulis yun. Kung hindi ka bitay, habang buhay ka sa oblo. Hindi ba lang pumasok sa oblo? Napakalaking halaga niyo, pare. Ang isipin niyo, susuntado pamilya ko. Hindi mangyayari ni Hitch mo, mag-inuman lang tayo. Rick! Oh, Rick! Love you, Rex. Kumusta? Oh, buti. Tulo din dati. Uy, Med. Saan ka ba nakapwesto ngayon? Ay, dyan din siya dati, sa kanto. Sayang, nahuli ka eh. Natatapos na namin mag-merienda eh. Di bali, tapos na rin kami. Apo! Ah, Ricky, nanay mo. Sa loob po. Magandang araw sa'yo, Gring. Jovar, mga kaibigan natin sila. Oding, mabuti naman, napasyal kayo. Oo nga eh. Kamusta ka ba, Gring? Mabuti. Tuloy kayo. Ah, siya nga pala. Kasama rin namin, si Nonoy. Kumusta kayo? Eto, mabuti. Pasok na kayo. Hali kayo. Maupo kayo. May sabal ba kayo ni Med? Ah, wala naman. Eh, kasi on leave kami ni Nonoy ngayon eh. Wala kaming mapuntahan. Kaya naisip namin na bisitahin naman kayo. Wala kayong mapuntahan? Eh, bakit di na lang kayo sa bahay ninyo para
Sama ng inyong mga asa-asawa. Ako, wala ang misis ko. Nasa probinsya. Eh, alam mo naman ako, yung mga chikiting ko, sunod-sunod dyan, ang gugulo. Paano ko ba naman tatagal sa bahay noon? Isa pa, kung sa trabaho, matagal na kami hindi nagkakasama nila Med eh. Alam mo naman, Bering eh, body-body namin niya si Med eh. Alam ninyo, matagal na rin akong asawa ng pulis. Kaya sarinan ako sa mga ganyang dahilan. At alam ko rin, ang nagsasabi ng totoo at hindi. Ano ba talaga sa dyan nyo rito? Tungkol ba kay Med? Bakit? Nangangari ba ang buhay niya? Ganito yun eh. Pinaparito kami ni Major. Kasi may natanggap kaming impormasyon. Pero hindi namin alam kung totoo o hindi. Anong impormasyon? May mga taong nagagalit kay Med. Ang sabi sa amin ni Major, kung pwede raw, dito muna kami. Matagal lang marami nagagalit kay Med. Eh, bakit naman kami kailangan pang bantayan? Alam mo, Bering, mabuti na rin yung nag-iingat. Sandali lang, ha? Ikukuha kayo ng Mami Merienda. Hindi, wag na. Kakain lang namin sa headquarters eh. Busog pa kami. Kahit na may inom lang. Alam kong darating ka. Ang totoo ay matagal na ako naghihintay. Hindi mahirap kung gusto mong malaman sa pinto. Kilala mo ba sila? Alam mo, Sargento, maraming nalalaman doon si Porong. Hindi lamang ang nangyari na. Pati lang mangyayari pa lamang. Kaya nga ako tumapit siya. Sino sila, Porong? Bakit ka ba nagmamadali? Ang tagal natin ginagawa dito eh. Ay, alam to. Ang bumalik sa inyo ng Patrolman Perez ay hindi mga pusakal na kriminalis. Mga bata lang sila. Mga anak mayaman. Pero oy, deadly. Kung ano man isipang gagawin, may mga kato sa ulo. May bisyo. Saan mo sila makikita, Poro? Huwag mo ko ang puray. Nasasabihin ko sila lahat. Sana ba ako naroon? Nakalimutang ko tuloy. Sa mga may bisyo? Ayun, yun. Alam mo kung saan nakatira si Pepeng Jimao? Aha. Doon sa kamarin na walang laman. Aha. Pwes, doon kumagtas makita itong kotse na kaparada. Kaya na doon sila nagdudurog. Sige, salamat po. Marami pa akong sasabihin sa'yo at may kumakarap na balita. Na, hindi naman talaga si Patrolman Pellet ang kanilang target. Kung hindi ikaw, ikaw ang gusto nila ilibig. Galing! Alam mo, kaya ako nasabi yan. Dahil sa meron kumakalat na balita na meron daw isang ubod na niyaman na namimili ng mga trigger para upakan ka. At ang mga trigger na yan ay tinipong-tipong sa isang lugar. Hindi ko lang alam kung saan, ha? Para ba mga kabaraks? At sa gantin, parang kalahating milyon na kanya ibibigay. Pati na nagkalat ng mga pipitsugin dyan, eh. Para ba ng mga dugulong bumaril kay Perez? Gusto ko rin yariin. Alam mo ba kung sino ang taong nabisa magpayari sa akin? Sa ngayon ay hindi ko pa alam. Malabo pa. Pero sa sandaling malam ako, paabot ko sa'yo. Salamat pa rin. Oh, teka muna, sir. Basta ikaw, okay ka sa akin. Sige pa rin. Lalagay ko na po ito. Oh, sige anak, ilagay mo dyan. Pakibili mo nga ako sigarilyo. Sino ba titira? Ako na? Oo, oh, ikaw na.
Loko. Ang hirap sa'yo, nagpapatulog ka pa sa aso mo eh. Tumira ka na. Ikaw naman mo. Ding, nakanda ng pagkain. Sige, susunod na kami. Oh, sige. Oh, sino ba unang kakain sa atin? Eh di siyempre ako muna. Eh ikaw pa titire. Pero tandaan mo ah, baka mamaya magkagulo-gulo yan, madaya mo pa ako. Eh anong gagawa ng aso mo? Talaga? Bantay mo, Jabar ha? Oh, Ding, halika na. Sige, thank you. Upo ka na dyan. Oh, asan nga pa yung kasama mo? Eh, hindi pa rin nagugutom si Nuno eh. Mauna na raw ako. Oh, sige. Thank you. Noy! Tinadala mo ata ako eh. Hindi. Nag-aaralan ko lang itong tira ko eh. Hirap sa'yo eh. Hindi ka marunong makisama eh. Ang ingay-ingay mo sa likod. Dali! Dali, Ricky Boy! Thank you.
Lagyan niyo ba deadbolt yung parak na binawagan natin kanina? Masigurado ako, deadbolt yung naka-inaporme. Ano naman ako? One click. Oo, one click. Pero hindi niyo ulit trip eh. Ang talagang target natin ay si Mediavillo. Ha? Naintindihan niyo ako? Oras na mayayari natin siya. Maliwanag na, Brad. Mucho tayo. Paano naman matatama ng hell driver nyo? Nagmamaneho na ako. Nagpapaputok pa ako. Nagpapaputok na. Puro paso naman tinatama mo. Ano ka mo? Hell driver ka? Eh kanina lang pinasasagasaan ka sa'yo yung pigoy eh. Ano? 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 Ano sinagasaan mo? Ratul at drum. Eh, ego triple pala to eh. Kaya mo, next time, I will get him. Walang kikilos, pulis to! Huwag mo yung tatabutin niya! Hindi ako, sir. May kukunin lang ako, sir. Peace, sir. Peace. Sir. Sir, hindi ako kasama dyan, sir. Hindi ako kasama. Nagmamaneho lang ako. Sila ang dalawa bumaril sa police. Hindi ako kasama siya, sir. Hindi ako kasama. Hindi ako kasama, sir. Wow. What a bus. Bakit yun naman kami binadrip? Talaga kayong mga pigoy, oh. Wala na kayong ginawa kundi manghasel. Pero hindi bale. Ang papa ko na ang bahala sa'yo. Ep, ep, ep. Huwag mo ako sasaltikin. Baka hindi pa ako nakikilala. Sir, hindi ako kasama, sir. Nagmamaneho lang ako, sir. Silang dalawa talaga, sir. Kasama ka, hell driver. Hoy, kayo lahat kasama. Sige, tayo. Sige. Peace, sir. Sir, peace. Med! Briggs! Med! Kung sarili mo, tao ako. Sino niya at si Ben? Pinatay. Tumak mo kami ngayon sa kapitbahay. Hindi niyo ba ako naiintindihan? Sabi ko, trip, katuwaan! Eh, ilang bagay na yun, hindi pa namin nagagawa eh. Ang gusto niyo sabihin, basta't nakatuwa niyo isang tao, eh basta babaril niyo! Sa bagay, may bang dahilan dyan eh.
Hindi mo sasabihin sa inyo. Bakit tumura ka? Bastos kang talaga, ano? Bawal ba? Eh di kaya mo kong padarayin dito. Huwag mo kong irinola. Tigil mo yan, kapapiano mo. Miski nga lang gawin yan, di ko pipirmahan yan. Pulo lang talaga, ano? Eh alam niyo pa lang lulo ko, bakit pa ako kinakausap? Wala. Wala tayong matin yung sagot na makukuha dyan. Pareho na rin ang dalawa. Parang hindi nila alam ang bigat ng kanilang ginawa. Palibas sa mga drug addict, sa palagay ko, portado na pala mga utak sa gamot. Sir, ililing sana ako sa inyo. Ano yun? Sabihin mo. Kung maaariho sana, hindi na muna ako magre-report dito sa opisina. Bakit mo naman naisip gawin yan? Sir, ako talaga ang target nila. Marami nang nadama sa ating kasamaan. Unay si Patrolman Perez. Pagkatapos si Dina at si Noy. Silang lahat ay nadisgrasya rin dahil sa akin. Pati na nga ang pamilya ko'y nalalagay sa panganib. Saan ka naman pupunta? Hindi ko pa alam, sir. Pero saan man ako pupunta? Mayroon ako ipakukontak sa inyo. Ito yung hindi ko gusto, Mer. Kailangan nangyari sa isang pulis na pinagtataguan mga kriminal at mga matay tao. Sir, lalo naman mahirap ang mapahama kung walang kinalaman sa kaso ko. Kaya nga ako pumayag kung itago niyo ang aking pamilya. Sir, kilala niyo naman ako. Hindi mimisang ginawa ko ito. Nawawala ako. Pero nagtatrabaho ako. Sige, Mel. May tiwala ako sa'yo. Gawin mo ang inakala mong mabuti para sa lahat. At tungkol naman sa pamilya mo, asahan mo, hindi sila mawala ng protection. Salamat siya. Inip na inip ka na dyan at gusto mo na umuwi. Pero dahil sa wala pa rin pagbabago ang mga pangyayari, ipinasya kong manatili muna kayo riyan. Tungkol naman kay Med, siya ay nasa mabuting kalagayan at ipinahatid niya sa inyo ang kanyang pagmamahal. Huwag mo siyang alalahanin, Bring. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Kaya niyang pag-alagaan ang kanyang sarili. Dagdagan mo ang iyong pasensya at pangunawa. Hindi magtatagal at malulutas din natin ang suliraning ito. Gumagalang, may Julianyo. Wala, sulat ka lang ito yan? Hindi anak, galit ng sulat kay Major. Sarap po dito yung itay? Hindi anak, kasi ang sabi ni Major, maraming pang trabaho ang tatay mo. Ngayon, pagtapos na yan, susundin na tayo dito. Sana pagpunta po dito yung itay, gusto ko na po makita. Huwag kang mag-alala, anak. Pag natapos din yun, pupunta na siya rito. Nakatulog ka ba mabuti pa rin? Opo. Alam ko na yung report na yan. Ang gusto ko malaman ko kung ano yung resulta ng mga lakad ninyo. Sir, ilang araw na ako umi-standby sa restaurant ni Tim. Talagang hindi nagpapakita si Matt. Ang galing nung ako kami sa mga lugar na maaaring niyang puntahan. Pero wala pa rin ako kami mapong informasyon. Anong kasong pulis kayo? Naumusan na ba kanyang informante? Gusto ko malaman kung saan siya naroon. Kung ano ang kanyang ginagawa, kung ano ang kanyang mga binapalak. Alam naman ninyo kung gaano kadelikado ang kanyang kalagayan. Kaya kailangan tulungan natin siya. Okay, boy? Yes, sir. Mabuti. Sita!
Alam kong napakabigat ng pinagagawa ko sa inyo. Ang magtago kayo na parang kriminal. Ayokong mawalay sa inyo ni Ricky. Pero wala akong magagawa. Mabuti na yung nag-iingat. Huwag mo kami intindihin, Ed. Sarili mo ang pag-ingatan mo. Noong una mo ako makilala, isa akong pangkaraniwang babae. Matahimik ang pamumuhay at umiiwas sa anumang kaguluhan. Minahal kita, Ed. Simula noon, ang buhay ko ay sumunod sa takbo ng buhay mo, sa lahat ng bagay, sa lahat ng sandali. At hindi ko pinagsisisihan. At kailanman hindi ko pagsisisihan na inibig kita. Med, magaling na magaling na yan. Come on, up. Kakoy, tsak na matutuwa ka pag nakita mo siya. Salamat, Vic, ha? Come on, sit, sit. Meron nga pala akong dalang pagkain para sa'yo. Yung ba mga paborito mo? Meron ditong mechado, pansit, tsaka manok. Kamusta ka na, Jabar? Halika na, kumain ka na. Para hindi lumamig itong mga pagkain. Stay there. Oh, kamusta sa headquarters? Alalang-alalang nga sa'yo si Major eh. Pati na yung ating ibang mga kasamaan. Kaya lang, wala naman akong ibang masabi. Dahil sa ambili mo sa akin, kinakailangan walang makaalam na naririto ka, kundi ako lang. Ikaw, Vic. Hindi ka ba kakain? Sige, busog pa ako eh. Kumakain ako habang pinapaluto ko yan. Med? Wala ka bang balak na lumipat sa ibang lugar? Wala pa, Vic. Come here, Javad. Come here. Dahil wala pa akong balita dun sa pinalalakad ko kay Porong. Kung sino talaga ang gusto magpayari sa akin. Okay ba yung pagkain? Sarap ba? Oo. Kitchen ito, ano? Saan pa? Doon lang naman tayo lagi kumakain eh. Siya nga pala, si Ching. Pinapakumusta ka. Matagal ka na ron niyang hindi nakikita. Anong sabi mo? Ang sabi ko, nasa probinsya ka, nagbabakasyon. Dick, huwag ka magbibiro niyan. Baka pumunta ka yan. Hindi ako nagbibiro, Med. Talagang ipuputok ito.
Pati ba naman ikaw, Vic? At bakit? Ano ang akala mo sa akin? Ginawa mo akong parang bibi. Bubusugin mo muna bago mo patayin. Meron pa bang pagkakaiba yun? Kagaya ka rin ang iyong aso. Nagtiwala sa akin. Pulis ka pa naman, Vic. Eh, ano kung pulis? Ano akala mo sa akin? Nagpulis ako para magpakabayani. Hindi. Nagpulis ako para magkaroon ng katungkulan. Para magkaroon ng lakas. Nang pagdating ng araw ay magamit ko sa aking pagyaman. Ang perang kikitain ko sa'yo ay hindi kikitain ang aking mga anak. At ang magiging anak ng aking mga anak. Yan pala ang dahilan kung bakit ka nagpulis. Hindi ka naman nahiya na iyan ang pamamana mo sa mga anak mo. Sabihin mo na lahat ang gusto mo sabihin. Walang kwenta sa akin. Tutal, sino makakaalam na akong pumatay sa'yo? Talagang mahirap busukin ang bitukang walang pondo. Habang linalagyan mo, lalong umiipayo ang takap. Mediavillo! Hindi ako nagmamadali! Makapaghihintay ako! Mahaba ang oras para sa akin! Pero ikaw, oras ang kalaban mo! Alam kong hindi mabigat ang tama mo! Pero unti-unti ka maubusan ng dugo at manghihina ka! Hindi ka makakalayo sa lugar na ito! Tayo lang ang dalawa na rin ito! At wala kang maaasahang tulong! Pagkagat ng dilim, tatapusin na kita! Tandaan mo! Alam mo, hindi lamang salapi ang dahilan kung bakit gusto kitang patayin. Ang totoo, gusto ko rin masubukan ang aking kakayahan. Dahil marami nagsasabi ang ikaw daw ay magaling at mabilis.
Bueno, Mediavillo! Kumanda ka na! Asyong... Shhh! Maliw, sir! Ang laking aso nito! Sinabi ko na nga bak, hindi ako dadaan din eh. Sino kaya amo nito? Aso, hindi tayo magkaaway. Kaibigan mo ako.
Mabuti akong tao. Maari ba? Paraanin mo ko? Hinihintay ako ng misis ko eh. Dahil dito, gusto mo? Alsip! Ang sasya, Yosef! Nagalit yata. Paano ba ito? Saan kaya ako dadaan? Mabuti ang tao, aso. Kung ayaw mo magpapaanin dyan, dabalik na ako. Iniintay ng misis ko ito, palsit. Tula ko sa kabilang ibayo. Tula. O sige, babalik na ako kung ayaw mo. Ay, salamat. Naintindihan mo rin yata ako. Kung gusto mo, kung wala kang mauwian, sumama ka sa akin. Kaya lang, pasensya na ka sa misis ko. Masyadong madata. Bungangera. Ano? Ano ka mo? Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit hindi ka magsalita? Eh, aso ko nga pala. Oh, ang gagawin mo? Oh, teka muna, ako ba bakit tinutulak? Magsalita ka nga. Eh? Oh, tulak ka na tulak eh. Aray po eh. Ano ko naman, saan mo pa naman akong dadalhin? Ano ko na ito? Bakit tulak ka na tulak eh? Aray ko, aray. Oh, inako, pinangalang kami. Gusto mo, inako, yan ang mga akong dadalhin. Inako ka sa San Francisco, San Juanico. Ang kamay ko, pinangalang ng demonyo. Pero saan mo ba akong dadalhin? Saan mo ba akong dadalhin? Saan mo ba akong dadalhin, aso ka? Ano ba talaga gusto mo? Oh, sasama na ako sa'yo. Sinabi ko na sasama ako sa'yo. Huwag mo lang pangalin ang kamay ko. Kamay ko. Kamusta ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na. Alam mo, Med, tinakot mo kami lahat eh. Mabuti na lamang kung nadala ka rito agad. Isipin mong 5 unit ang dugo ang isinalin sa'yo nung ikaw operahan. Baka hindi mo nalaman 5 araw ka na narito. Medyo si Berino. Hindi pa niya alam ang nangyari sa'yo. Dahil sa nung ikaw ay operahan, nagdalang isip ako. Kasi, sabi ng doktor, makakaligtas ka. Kaya, minabuti kong huwag nang ipaalam sa kanya. Mabuti nga naroon sila at si may tiyak na ligtas. At pati nga mga pahayagan, hindi ko na ipinagbigay alam. Salamat ka, Major. At tungkol naman doon sa asong si Jabbar, mula nung daling ka dito sa ospital, ayaw na umalis. Nalisip mo ba? Pero pinakakain naman ng hardinero. Amen. Si Rocket at saka mga kasama natin, narin sa labas. Gusto ko raw nilang makita. Sandali lang, ha? Umasa kayo. Hi, Med. Kamusta ka, Med? Handang araw, Trenton. Maraming salamat siya, Rocket. Pus si Mang Med naman. Eh, salamat eh. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyo eh. Dahil sa hindi pa ako nakagaganti ng malaking utang na loob sa tulong na ginawa niyo sa akin. Eh, butot balat na ako nun eh. Kung hindi niyo ako tinulungan, siguro eh, patay na ako. Tingnan niyo mang medo. Ang linis-linis na. Wala na yung marka ng turok. At saka isa pa ako eh. Kung hindi naman dahil sa aso niyo si Jabbar, hindi ko kayo matatagpuan. Siya nga pala, Med, sabi ng chief, magpagaling ka na gusto. At tungkol naman kay Vic, natanggap na niya report ko. Med, aris na muna kami. Magpalakas ka, ha? At kung meron kang kailangan, narinan si Rason sa labas. Hmm? Salamat ka, Medyo. Med, split na muna. Siya, Drigo. Alis na rin ho ako. Kaya Rocket, salamat ulit.
nangyayari ito. Pati sa hospital, yung dinlilibayan ng ating mga tauhan. Ngayon lamang nangyayari ito sa history ng police department na tayong sinusubol. Hindi na si Mediavillo. Kung hindi ang integrity ng buong departamento ang nakataya, wala lamang tayo ebidensya. Pero alam natin kung sino may kagawa ng lahat na ito. Kamin! Sir, si Medyo nawala sa ospital. Ano? Eh kasi hindi ko naman nakakalain na gagawin niya yun. Nagpabili lang ho sa akin ng soft drinks. Pagbalik ko, wala na ho sir. Anong kanin mga tao kayo? Bakit hindi niya hinanap? Hinanap po namin Medyo. Ang katunayan nga ho, hinalugod na namin ang buong ospital. Pati na nga ho yung hardnero nag-aalaga kay Jabara, pinuntahan na rin namin. Pero pati si Jabara nawala. Asal siyang tayo ni Med. Sa simula pa eh, alam ko na ang kanyang mga inisip. Tiyak na tinutuloy niya ang balak niya. Kaya huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Hanapin niyo siya. Wala akong pakialam kung paano siya hanapin. Basta't hanapin niyo. At huwag kayong babalik dito hanggang hindi niyo siya nakikita. Come on! Move! Bakit? Sir, nilisan man ho kami eh. Pulis na ho siya. Sino? Gomez, sino yan? Mr. Tierra. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay to? Hindi mo ako kilala. Ako si Mediavillo. Mediavillo? Ako ang taong linigyan mo ng kalahating milyong pisong gantimpala sa ulo. Kaya ako narito dahil sawang-sawa na ako sa katatako. Hindi ko alam kung sino mga kaibigan ko o sino mga kalaban. Wala akong alam sa mga sinasabi. Huwag na tayo magluwan. Alam kong ikaw may kagawa ng lahat ng pagtangka sa akin. Ngayon narito ko. Hindi mo na kailangan hanapin. Ano pinagsasabi mo? Nakikilala mo ba kung sino ako? Oo. Ikaw ang kapatid ni John Sierra. Ang dog trafficker na namatay. Now look here. Wala akong pakialam sa mga gawain ng aking kapatid. I'm a respectable businessman. You should know that. You should also know that I am not a common criminal whom you can intimidate. Pumasok ka nang walang pahintulot sa bahay ko at pinaratangan mo ko na kung ano-ano. Hindi po ba alam na maaari kitang idemanda ng oral defamation and trespassing? Sige. Subukan. Get out of here, you dumb cop. And if you know what's good for you, you better forget what you said. Dahil sa wala akong interes kung mabuhay ka o mamatay. Why should I care what happens to you? You, a mere cop. You want me dead? Thinking I killed your brother. Yet I tried to save him. Although I wanted so much to push him. Yes, it crossed my mind. I wanted so much to push him for the many people he was killing every day. For the many parents he drove to despair. And for the many innocent kids he sentenced to a living death. Don't give it up. You killed my brother. And for that, you will die too. Pero, you can't prove it. And you can't do anything about it.
you will die as sure as you are standing there. I'm glad that in trying to kill you, other cops have died too. Because if I had my way, lahat kayo mga pulis ay uubusin ko! Walang maaaring kumalaban sa batas. Batas? Anong batas ang pinagsasasabi ko? Anong magagawa ng batas sa kapangyarihan ng salbi? Get this through your thick skull. The law can never touch the powerful. No man is above the law. And you'll find it out sooner or later. Get out. Get out of my house! I'll get out. But I'll prove you behind all these killings. I don't know when, where, or how. But I'll prove it. Gomez, punta ka mong matauhan natin. At pagbalik mo, gusto kong ibalita mo sa akin na patay na siya! Maasahan niyo, Mr. Kira. Dueto escrito en Villamur. Notify Major Leaño. Request for backup force. Over now. Comandante. Thank you.
Lamang natin nalaman kung gano'ng kalawak at kahigpit ang hawak ni Mr. Chera sa drug distribution. Sa ebidensya ng hawak natin, nakakasiguro tayong makakulong sa matagal. Yan ay bukod pa sa ginawa niyang pagpatay sa atin.